barangay bisig ni Gusto. Haraman po, adito rin ako sa ilang lungsod kay Tabo, Lumingo. Ayan, human. Hello, anak ko ha. Pag-unahon na po ang Ginoo, unahon po ta sa Ginoo. Prinsipyo man na niya. Sige na tayo po, i-prosper ta, financial, pero itong kalag, nagkagidlay. Nakuha ba? Una na ang pinugido. Okay, unod. Okay, so much for that, magsugod na ta. Kaya rin makumantay sa'yo. Go. Okay, so, it's your time to prosper. Panahon naman na to karon nga i-prosper. O sa'yo pa, prosper. Pauswag mo sa inyo. Kinsa na ako naading itas gamot ka. So, wala pa makikonek, wala pa nangalagad ni Kristo nga. Kinaluyang hindang halos ikakaon. Mamaylupang hugas. Isanin. Unya, sa karong nangalagad na si Ginoo, maunay bayuan ng hugas. Why? Because usana sa saad sa Dios na panalanginan ng tanan nga mangalagad ni Kristo pero as long as musunod ta. No? Hindi ito ang tinuon. Daghan din niya na baon utang dati. Daghan din na masakiton. Daghan din niya looy ka utang. Sila pa'y nagkandarapag pamaylo. Pero sa diya na sila nangalagad na sa Ginoo, no? Sila na ibayuan na bugas. Di ba? May asinso atong kinabuhi. Nakuha na. Sa una, mukha kang yagit, karon mukha ng mayaman. Right. Hey, sa una, ang ato silina, ukay-ukay, karong lili na ukay. Brand new na. Nga naman, akong Ginoo mo bless. As long as nakita, matinaanong sa iyo. Okay? Pwede ko ba sa 3 John chapter 1 verse 2. Basa. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be healthy in the last of soul prospers. O sa iyong kasagot, nakasagot mo sa iyong ibasa. Kinsa may gisulatan ani? Kasi, isa. Okay, beloved, nag-angpo ko nga, i-prosper ka sa tanang butan. So, ang sama na yung material at financial. I-bless. Ikanuha, i-bless ka sa health. Ang sama ng milyon, yung kwarta sa bangko, nalagay kay milyones, pero aking mong tayo, dala na skilid, kihambin-hambin. Tama? Dato lang eh, pero masakit on. Then, usa pa, even as your soul prospers. Ibig sabihin, it is the will of God na i-prosper ta sa tanang area sa atong kinabuhi. Atong kalag, atong lawas, no? O atong mga financial material. In all things. Hello, nasaktan. Una, i-prosper ta sa Ginoo spiritual. Okay, sunod. Sa atong fisika, sa atong emosyon. Then, sa atong physical, financial, no? Atong kalag, una dapat. Para na dito, ha? Wala. New King James Version, beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Atong kalag, nga naman, kay kining atong kalag dapat mo prosper mo uswag ni. Kay nga atong kalag, mo na po'y ang sayawa. Kuma ba? Mo na po'y ang demonyo. Pag hindi mo prosper, kay atong kalag, nga ni prosper ng financial, nga atong kalag wala, usahay, mo na mo dala na to, nga to kayo-yudan. Mo na mo dala na to, paingon sa kalautan, meaning, Leoban nga, sa wapa, ang ipanalanginan sa Ginoo, grabe ka faithful mo sumpa. Sa ipanalanginan na dato na di na ikitag simbahan. Type na lang ipasimba. O, oh, maray, narasan yung type ka. Ikaw di ay, yes ako kay disipo, maray nga ako yung negosyo. Ang type kayo pasimba, at lawas wala. Nakuha ba? Kani ba tao, musimba di, musimba di? Nailawas ka ng Espiritu, dyan mo simba. Lupit naman mo atong namatay nga, isag, aglawas,
Huwag niya kayo tuwa sa ospital na sakit, pero huwag ka lang isimba. Ha? Lupit mong Maricel, isang kalang na isimba gapon. Kalang na na, ha? Kalang na, huwag lawas, huwag isimba, ha? Huwag isimba. Pero ang tao nga na ikalang isimba, lawas, huwag isimba. Ayay, ang sunto kayo, no? I know, malipayin na siya karoon sa ginagawa sa inyo. Amen. Lalo ba ka na, na aming sakit stage for cancer, pero wala yun, hindi yung nagsimba para yun gihapon. Kaya kuha na lang sa ginagawa. To be safe. Di na mapatsalat. Nakuha. Kaya naman, ang kapatayong sa usaka tao na naaring Kristo, matupalipago kada ugan. Narang kada ugan, kaya kung mamatay siya, matumagaling pa niya. Nasaktan ba? Kaya challenge sa mga kumplito, lawas. Challenge sa mga nakalag at ospito, lawas. Yung simba. Versus sa walay lawas, nakalag, ang kalag ng simba. Okay, there is a RCTV. Minahal kong higala. Nagampo ako nga naaka sa may kahintang. Sa kahintang, sa atong kahintang pinansyal. O maayong panglawas. Ingon na maayong ka sa espirituhanong kinabuhi. So, kalag, ipabili ko ng espirituhanong. So, ang kalag na bilang ka sa espiritu. Immaterial being, manika. Pa ba? Okay. There is a ASD. Minamahal, ang hangad ko ay sumagana ka sa lahat ng bagay. Sabi na gano'n eh. At magkaroon ka ng mabuting kalusugan gaya naman ng kasaganaang taglay ng iyong kalino. Hello? Na-explain kayo. Sagot ako na. Beloved, I pray that you may prosper in every way and that your body may keep well even as I know your soul keeps well and prospers. So, it is not the will of God na ang isang tao masakit. Pero nga naman na aming masakit. Na? Kung sabay na sorry nung namin masakiton, una, ng labag, una, nagabuso sa lawas. Baba? Okay. So, prosperity. Mamutanan ko ninyong tangan, kung sa may inyong pagsabot o malisot at prosperity. Ha? Prosperity. Ang atong may mga prosperity sa una, yung pinagwanda, di ba, material. Ay, si Kuan, di-prosper na. O, nadato na, nanisikyan na, nanibalay, nanigusyo. Atong una-una, prosperity, number one is material, tama? Pero dapat, na ay dapat unang mo prosper sa itong kinabuhi, ang atong kalab. So, prosperity sa Greek word, yun umay, which means, to have a prosperous or successful journey. So, mauswagon ka, successful pa yun ang imuhang pag-anaw. Then, to be continually prosper, meaning, mapadayon na ng imuhang pag-uswag, successful in every day. Sa tanan na, pumaagi ikaw, prosperous. Na may uban na, ni prosper sa ilahang bulsa, pero sa lawas, sa pito. Naapoy ba ang prospero sa health? Walay sakit, pero naapoy sakit sa bulsa. Naay sakit, kanina bursitis. Sabot mo na bursitis na sakit? Tarawas dictionary yun sa bibigay bursitis. Sakit sa bulsa! Meaning, financially, kulang or wala yun. Lack of finances. Ano ang ginihan na ng bursitis? Sakit sa bulsa. Bulsa na buslog. Bisaw-saw tigong. Dili ka tigong kaya bulsa na yung buslog. Nagbuha ba? Okay. So, naiupan nga. Healthy pero nasakit na bursitis. Naman. Buha ba? Naiupan dato. Pero ugali naman, wa mausap. Pag masok ko, again, isliya. Wah. May mo gawa sa bakba. Pag mag-away sa mana, istikin ba na ka? Pag-away ka? Ingon na na.
Hello. Dapat unsanay atong mga nahimong kagawian or atong nahimong expression dapat mawala na naksiya. Kay magsige patagtawag sa ngalan sa atong kaaway mo nga nga istigo ng dunang tao mo may tutawag. Diba mo na yung Proverbs 18:21 kung sa imong kanunay ginasangpit ang imong kinabuhi ang imuhang God, life and death, kamatayo na ara sa tumpila. Kay kung sana'y kanunay rin mo ginasunti may tabo na. Kasi ka pa na wag yawa, yawa kung anak. Panayawa ay kalinaw. Pag ang gawa sa itong baga, baba, perme, praise the Lord. Hallelujah. Ang ginoong panagawa na ay kalinaw. Kaya ang marinong darabat na pamilya, bisag na ang sinuon, dili malinaw na naman nagtawa kung nalang sa kaaway. If we hate, if we love God, then we hate Satan. Pag lang na ito ang Ginoo, mukhin punta sa kaaway sa itong Ginoo. Isa may kaaway sa itong Ginoo. Yawa ang mga demonyo, Satanas. If you hate evil, you love God. Ang pamutana na anak ka sa Ginoo, pero manawa pag yung yawa, mo na akong problema. Ibig sabihin, wala yun pamuswag ang imong kalan. Gamay problema, away, hindi na kumusin ba? Napin ba Ginoo sa away, malabot. Away na ito pamilya ato, wala, hindi na ito yung Ginoo. Nakuha ba? So, mana siya niya. Prosperity means to be continually prospered. Meaning, nagpadayo ng imong pagka, mauswagon o successful sa tanan imong kinabuhi. Disama ng ikan ng prosperity o ang kalampusan it is journey come from. Asa man yung ikan? Matupa sa James chapter 1 verse 17. Mo din ni every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights. Kaya problema sa tao, ang mga panalangin diyan kong iyahan. Inumbrame, tanang maanong gasa, tanang mga gasa, tanang na panalangin, gikan yun na sa Ginoo. Gikan na sa atong amahan sa langit. Nakuha ba? Tanang natukta na to karon, kung saan na ang imong kadato, ang imong negosyo, trabaho, everything, gikan na sa Ginoo, tanang. Gikan na sa Ginoo, basura, ako may nangibuhi. Ako may nagtrabaho. Yes, ikaw ng trabaho. Pangutana, kisa gahatag niya mo o kaalam. Kisa gahatag niya mo o puso. Diba ang Diyos? Hello na ba? Ato yung knowledge nga, tanang butang, ang tanang panalangin, tanang maayong gasa, gika na sa Ginoo. Ang ato may panglawas, no? Ang ato bursa nga, tampok o bursa, gika na sa Ginoo. Nasabtan ba? Okay. So, kung sunod lang yun ang tanan, nakababit ako. Tanan nga ni sunod sa iyong panalanginan. Hindi mo na Ginoo, walay kabos ninyo. Pero nga nung naman si kabos. Kaya hindi tanan tao na masunod. Pero sa tanan tao makasunod sa wala sa Diyos, pasinsunod yun. Sa tanan ni Elias sa Kinibin. Pero pag di mo sunod, mo na nga, ay struggle. Mo na nga, naghan o mga kagubot, no? Pag-ingat ka, buwan na gina, pero sige away, sige kagubot, buwan na gina, pero hindi, nakapanalangin ang baba. Ganun man, the abundance of the heart, the mouth, speaking. Ang kapag-uhan ako sa sunod mo, gawin na sa tuwa. Kukuha ba? So, ani tama focus sa kalag, soul, prosperity. So, una-una dapat, mag-ampo tag-dasig, una dapat i-ampo na po ang ating kalag, na mong prosper, mong uswag ta
matakal ka lang. Matubo ta, mature ta, yung soul. Hello? Unsa man ang, unsa may naa sa kalab sa usa ka tawo. Okay, unsa naa nila? Naa ang huna-huna, naa ang pagbati, naa ang will o pagbutan. So, unsa may trabaho sa atong mind? Ang atong mind is mag-isip. To think. Tama? Ang trabaho sa atong huna-huna is mag-isip. Unsa man po na itong emosyon? Bumati. Ang atong will, unsa ang trabaho niya? Mauna siya mo decision o mauna mo buha. Tanang kutang na itong buhaton. Bubuhat ka ba? Wala mo ginawa na? Dili, no? Ang robot. Wala naman pa ba na niya? Bitaw, tayo minis. Tanang na itong ginabuhat. Yung ato na niya, isa na sa inyo. For example, yan ang example. Maghimo ko o kabinet. Okay. Siyempre, kung unang mugana. Okay, butahon ka lang gasto, pila yung ginandang ng lansang, pila ka playboard, pila nga na ba? So, mag-isip ang imong mind. Kaya mas ba dyan? Butahon na lang sa muna una. Pag makaya, may mali muna una. O sige, ako ba? So, ang atong will, maunang so, ang atong mind muna, ganun muna ka, muna itong bato, mag-isip ka. Be, magpita ka na, be, maigo na men, mag-iwan. Mahuman ba na nakukla ka ito? Maigo pa na ang budget. Yung manonon, kayo mag-isip pa na itong mind. Pag humana na ang atong will, oh, bitaw sa muna, ah, kaya ka. Ang atong will, ah, okay, bato na po ni. So, sa bato, namamalit na yung materialis. Nasab ka na? Ato emosyon. Pagbati. Hello, ang atong emosyon. So, mauni na tungko sa atong kalan. Hello, kaya mo prosper ta ani. Mauni una na tong pasisuon. Nakuha ba? Then? Okay. So, mauni siya, no? Sa Hebrews chapter 4, verse 12. Soul and spirit. So, lawas, kalag, espiritu. Espiritu, kalag, lawas. So, ang spirit, ang kalag, nas dalawa. Ang espiritu, wala na yung forma. Isa na kita ang espiritu, ano yun? Kasumot, kanan kita ang espiritu ba? Kita na ko, kanan, itong mamatay lang. Na yung gawa sa baba, ang namurag, vapor, na puti. Puti kayo siya. Kanan, hindi ka matay sa tao ba? Pero kung hindi ka po nito, may ka. Manigaw ka niya ka na muraglawas ng Kristo bitaw sa diya ang kapanahan siya. Nakita, purpa, dagway tanan. Pero ang spiritual na natin. Kuha ka? Pero ikaw siya ang spiritual na lawas. Okay. Makapadan eh. For the word of God is weak. Ang pulong sa Ginoo, aptik, at powerful gamhanan, and sharper than any two-edged sword. Kita mo, kanang espada na doon swab, wetaling pa, di ngayon gano'n. Di ba ang sundang sa swab? Pero espada, duhana sa kanang swab niya, edged sword. Piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. Kaya, pag manangyaw ka, kung ang imong gisangyaw, pulong sa Ginoo. Kaya ka nang tawa na pag grabing karga, muri akjub na. Muna, i-examyaw mo sa Word of God, ang tao pag ipodawat, mag-away mo. Kinsa to ni-react. Nga nung ni-react, nga nung nang-away to, ng amigo man mo. Pero nga nung imo istorya, chismis, amigo man mo. Pero nga nung imo istorya, Word of God, ilaman mo, amigo.
Buhuyo, pumambutan anak. Even our own mother, kung sa takapin na nasumbangan, pero kung share sa Word of God, masuko. Nga, masuko man. Tungod kay pag tusok sa pulong sa Ginoo, pag sulti ni mo na, mutagos na sin mo lawas, musod sa Espiritu o galag. Kung sa pananas galag, nadya daw, demonyo ang nagbinginuko niya. No? Nadya ang mga karga kuyo. Kaya pag tusok ka to, pag sulti mo sa Word of God, nitas lang to sa iyang kalag. Kinsa manigo nito? Mga karga. Kaya, masuko. Nangasuko, karga. Siyempre, kinsa may gigamit niya, tao, masuko doon kay na masasod. Nakuha ba? So, actually, it's not your mother, it's not your friend. Nasuko, karga na sa sulod. Naasa? Iyang kalag. Hindi akag sulod. Ni manifest ay muhang nagway. Kaya nga naman, nintas lukman. No? Kaya ang pulong sa Ginoong gamhanan man, abtay ko gamhanan, mutas luk, dyan na sisilaw mo. Mga, normal, ayaw mo katingala, kung ma-share mo sa Lord God, dinig yun na ikayan na may masuko. Kaya magway. Kaya actually, it's not the man or woman, it's not hindi ang tao may nasuko ang kami sa sulod. Maras ka lang ang dito. Kuha ba? Kaya ang ako nakalag dapat kung ako ang hinuan. Magalun itong mga karga palayason para walay babag. Okay. So, manas yan, no? Pressing even to the dividing asunder of soul and spirit. And of the joints and marrow. And it is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Pagsabtan ninyo ni. So, mana din na nga, mana yung sunyan nga, na yung mga tao na yung sunyan sa pulong si Ginoong mga suko. Pag yung mga naisbutag mga, pag magmaritis ka, yung suko, ganahan ba? Yan ang ganahan man, ang karga sa suod na maritis, ay appear. Ano ba? Napoy ba marisol? Sa marisol? Take soul soul. Hello? Ayaw niyo mong pagmarites o marisol. Okay? So, mauna siya dividing. Okay. The Word of God can separate the thoughts of your soul. So, thoughts of your soul from the thoughts of your spirit. So, ang pulong sa Ginoo. Ang imong kalag, part na, nimo nga, naghatag o kinabuhi. O, movement sa imong lawas. Unya ang muna-una sa imong the thoughts of your mind. Kaya, asa ka ng mga ng mind? Sa soul, tama? The heart is the innermost part of the soul. Sa ng heart? Emotion. Muna yung pinaka-innermost, pinaka-sito, pinaka-nasa sulod. Hello, nakuha ba? Ang atong kasing-kasing. So, ang atong physical na kasing-kasing mo na sulod sana sa atong emosyon. Pero ang atong heart na hindi. No? Okay. So, muna siya. Muna siya yung dividing. Muna. Patunga. How does the soul prosper? Isa o man pag-uswag sa atong kanan. Isang man ito ni pagpauswag. Kaya isang pagkaog prosperity sa ating kalag. Una, isa ko ito, guard your heart. Nga naman ang atong heart, mauman ni siya'y gordyahan. Ang atong nauna ng isoon, atong mind, mauna gitawag landing force. Mauna siya gitawag airport. Mauna siya gitawag sa balay pasala. Nga naghang bisita ngayong sa balay sa sana din na. Pero, hindi mo na i-entertain sa uron, musod sa kwarto. Ang kwarto, private na siya nga lugar, private place. Nakuha ba? Sa inyo ba ang kwarto mag-asawa? Basta-basta ba lang mong mutugot na nain-nain mo higda? Bisita? Kaya inyo ang iba, matrimonial na kwarto. Musugot ba mo nga, gano'ng mong klas mong bana na ako'y lain babae mo doon ninyo? Lain, no? Kaya naman, because ang atong
pasod sa kwarto na to, gawas ng kong imong suod ka adyo na dyan, pero nahigda na, nahigda. Kaya kisa ganahan na nila, kamong ba na kasawa ng higda mo niya, na ay lain amiga na babae na matapad o higda. Ganahan mo mga asawa. Taniwa ka, ang labas, duhay asawa. Kaya naman, it's our private room. Maupot sa itong heart. Normal na, nasa itong isipan, daghang musulod. Diba? Dahil demonic na una-una, na yung una sa imo, daghang musulod na sa itong mind. Kaya, guardahin ang kasing-kasing nga, walang makasulod, ikan sa iyong mind. Para ana, masinghagan ka. Masakitan ka, tama, diba? Pero ang imo una-una, ga, ito, imo na naon na nung sakitan mo, ito na ako makikusap. Kaya guard your heart. Kahit kung imong pauman, na, maglagot ka, mapunot ka, iba sa utang na, na kung nauna naon, diha ni parumay mo sa imo di, nadungog mo sa isintin niya, o sa nagway na natawa, nagaway mo. Iba na sa ato na una na, nagluwa sa ato na una, pag ato nang i-entertain, muso na sa heart. Pag muso na sa heart, kuyaw na. Oo na sa spirit. Nakuha ba? Hello? Kaya ka mo magkaayon, ayaw mo masama sa magpasuod, huwag ngayon tao sa inyong kwarto. That's your private room. Bilang mag-asawa. Ganyan yung mga anak, huwag yung tao nagdaga, dapat maglaan niya sa kwarto. Nakuha ba? Saong na lang. Ha? Ngayon yung dodua, nagkakagod. Tanaw na inay. Na? Hello, nasaktan ba? So, sa kwarto na to, isa o na to, pag-prosper sa kong kalat. Una, atong gwardyahan ang ato, kasing-kasing. Nakuha ba? Okay, yun na sa Proverbs chapter 4, verse 23. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. So, pag, imunani, pag ang usakataw sugatan, how do you picture sa usakataw sugatan? Ha? Usan naman sa tao sugatan? Usan naman sa tao nga, puno sa sugat, puno sa kayubos, puno sa kapungot, puno sa kayubot. Ha? Kung sa mga klaseng kinabuhi na ang siya, walang paglaong? So pa, walang kadasig? Walang kalipay? O sa pa? Hello, walang kalipay, walang kalinaw? Nga naman na, kaya na, bantayan na ito kasing-kasing. Kaya was na makasunod na niya, mana yung nag-interpret sa mga kinabuhi. Ang tanaw sa kinabuhi sa usaka taong sugatan, unfair. Kaya may na siya, life is unfair. Ang kanunay mo istorya sa usaka taong sugatan, life is unfair. Life is bitter. Kaya ang usaka taong sugatan, bitter. So na bitter? Kaya? Kita mong taong na bitter? Di na siya mga ganang tanaw ni mga lipayon ka. Maglagot na. Na? Okay, why kalipay? So, mana niya, no? Mana nga, ang sa kataong sugatan, hindi ko mong puon, no? Minus yung diskante, why kalinaw siya kinabuhi, walang plano. Ang taong sugatan, mura, wanay lami, ikinawa, mura, wanay pa, mura ba, wanay lami, mabuhi. Okay, so, in IV, above all else, guard your heart for everything you do flows from you. Kaya kanan itong inabuhat. Affected by my, ang imong heart, dinayos, affected ka ng trabaho. Huwa ba? Affected ka ng pakisaman mo sa isang tao. Affected yung relationship kung dili ayos ang yan ka na. Pag dili ayos ang atong kalag, dili ayos ang itong heart, affected ka na. Itong palibot.
atong trabaho. Tinuod ito. Tinuod pa. Affected pati relationship ninyo, mag-asawa. Pag-anatong kasing-kasing, anatong kalag. Dilit ayos. Huwag kalinaw. Gamay pikil away. Gamay pikil loobon. Gamay istorya loobon. Tinuod ito. Nanuman ang kalag. Dilit ayos. Wala mo prosper. Istoryahan na, istoryahan na, hindi mo nagkikasapaan ko. Kunya, kanina bang dili ayos na heart kay, anak kayo mahimuhimo, o mag-create ba o mga istoryan dili na ayos. No? Kaya, we need filter. So, kinsa may mag-filter, anak, ang atong mind is the filter of the heart. For example, gikasapaan ka, ipasakitan ka istorya, or gipadlong ka, kaya gapapadlong po ka. Normal, masakitan ta, di ba? Kinsa di na masakitan na ni kasapaan. Tapos ka mong pek. Kanagi, masuko, di masakitan, o kasapaan. Na? Ah, wala. Ano yung pangtanan? Parang nga na ba? Ang usa ka tao, pag may hindihan, masuko, sige na kasuko, hindi gano'n nun. Meaning is, na spirit of anger or hatred. Pero pag usa ka tao, bisag yun sana siya, ginsulto niya, niya di niya kung masuko, niya masakitan, dilibiro nun po. Number one pong dilibiro nun. Manuman, it's normal for us na mumati ng sakit. Tama, kaya naatay emosyon. Pero dili na normal kung magdumota. Kaya, for example, alam mo ikaw ang instance nga ni kasapaan mo, ipasakitan mo. Example na na. Siyempre, pag masakitan ka, o kasapaan ka, normal na sakit, di ba? Masakitan ka, no? Sa mga buwan mo, masakitan. Unsa yung buhaton para ang ato heart magwardyahan? Kinalantag filter. Unsa may ganito na itong filter ang atong mind? Bago ka mubati o pagdumot or mag-continue yung sakit, ang atong muna-una mo yung filter, Ana. Masama na? Kasi kayo ba ang saon? At kung baga sa amin, istoryahan mo kagalingon, mao ikasapaan ka, ayaw ka hiubos, kayo mo lang sa. Binag-inon. Ay, dito wala kang karapatan na magdumot, kayo mo lang sa. Dawata na, ikaw may kapabatlo. Sa iyo muna-una, ano, masakitan, magpukulong, at tinuurban. O, di ba? Ay, hindi na kusod sa buhar. Hindi na ka magbato, no? No, man, ang sakitan, pero pag-hiubos na, di na maon. O, sa may kalahinan, hiubos o sakitan. O, sa kalahinan ng hiubos o masakitan. O, Sister Juliet. Kailan na dyan, Sister Juliet. Kasi yan ba na, sis? Tiguan, of course. Naman na nakukuan. Okay, kamuhan na yung sa kalahinan sa masakitan o mahiubos. Ha? Okay, pangloon part na sa kahiubos. Why? Kung sa source sa kahiubos, karbo. Pero ang masakitan ta, it's normal because naatay physical na heart. Natay, namatay mo pa. Naamatay atay o kasing-kasing doon sa Broadway Market na saktan. Pero hindi sala ang nasakitan ka. Pero sala kung mahiubos na ka. Kaya, ang kahiubos, para di usod sa itong heart, i-filter sa itong mind. So, na itong mind, mauna siya ay mag-filter. Una na, manong mahiubos, mapupunong, maaho, mapusa. Ako may napabadlong. Ingana ako sa una ang buhaton. Mag-istorya ko sa pagulong sa amin. Nagawa ba? O, kasi ang kasuri kasapaan. Tapos ka mo. O, kasi ang kasuri ng sige kasapaan. Tapos ka mo. Tatanan. Number one po. Tinuod ko daw. O, sana na pamaagi nga masiminto niya itong emosyon. Kaya, hindi yun na ito na malikayan kitang bae. Nakatay puso mamon. Ah, saan puso mamon? Kuyang! Or humo o kasing-kasing ikaw. Ang laki kay gahe na kasing-kasing naman, tigla. Ah, pinod na parang. Hindi lang laki sa bahay, kita.
tagawin daw ang misyon. Buyang, kabati. So, mana nga, para di na mahimubuyang kami itong emosyon, kaya simintoon. Pag-abot na sa pagsulay, para pag-abot na sa trials, hindi na masakitan. Pagsulit tayo na. Hello, nasabdan, kaya guard your heart. So, atong mind, mo na siya mag-isip, mountain filter sa atong heart. Tanan na itong nabate, tanan na itong nakita na mo. Ari na sa itong una-una. Una. Ayaw huwata ng lungsod na siya mga sinasin. Amen? Nasabdan? Why? Because our mind is the landing force. Mo na siya kumpanan sa mga demonyo. Mo na yung sala sa itong gawatanan bisita. So, sa tanan ba rin mong bisita, nag-expect ka na tanan anak nila maayo? Inoy, huwag ka gibaw, nag-entertain ka bisita, gawatan di ayo. Diba? Hindi ka ka-expect sa tanan tao. Even na nga rin, isang gani, o naana sa Ginoo. Pag naikargang gawatan, mga watyo na. Kaya, we need deliverance. Waba? Pinoon na, nabinaog, ganap itong nabata nga, mag-aporta, kaya kamo mga nanay ha, ayaw nyo, may pasagdin yung mga anak ka, na may presya, pasagdin mga pagkuhit at umaanag na. Pagkuhit o si siya, piso, dos, cinco, ayaw, akasya. Nga naman, nang pag-anad na siya, yung kinapo na. Ay, nga naman po, sa gamay pa po, kinapo na, may nakawatan. Hello, nasabtan ba? Ang atong isip, ang atong buy money mo filter sa atong heart. Para, kanan na itong nabati, na na itong nakita na din mo. Tama din eh, hindi na kasun sa atong emosyon. Hello. Kaya guard your heart. Satan? Sa Luke chapter 8:18, so pay attention to how you hear. Ha? Pagbantay ka, sa mong nabati. Kamu din eh. Kisa din mo na silingan at mga marites. Be careful. Kaya naman, kung kanunay kang maminaw sa mga marites, maka-apekto na sa imuhang emosyon. Makargahan ka. Nasabdan, makasun ang langga. Kaya, limon si Lucas, pay attention to how you hear. Ano? To those who listen to my teaching, limon si Lucas, more understanding will be given. Katong naminaw sa akong mga patulan, di lang kayo naminaw. Di lang kayo namate, mo apply. Hello? I know, kitang tanan naminaw man. Kinawa kayo, dalunggan, namate. Ang ipasabot ane, katong ning apply. Sa ilang nabingog o nabate. Motor, maka, sabot. Will be given. Ang panabot ihatag sa tanan nga naminaw o natuman sa nitudlo. But for those who are not listening, even what they think, they understand, will be taken away from them. Yan na. Sa tanan nga wala na mati. Even what they think, bisan pa kung sa ilang ginuhula o nasabtan, kuhaon yun ni tanang ikan kanina. Kaya, ingon si Lucas, pay attention to how you hear. For example, gawali mo karon. Kamutan na nagtanaw na ko, pero I know na ay uban ninyo din eh, wala na minaw. Nakabati na. Pero wala yun yung paminawan, wala yun, nakuhog, wala na something. Mao na dilitan na maka-apply. Tama na sa dumo. Hello? Kaya ningon din niya, bisa sa uban nga wala naminaw. Bisa unsa ilang ginahuna o nasabtan, kuhaon kini, gikan kanina. Ano man eh? So, unsa may source sa atong filter? Ito? Unsa may dapat nga source sa atong filter, di ba? Ang atong mind is the filter sa atong heart. And what is the source of filter? Kaya nga naman, nagpuyo ta din yung
sanlibutan ditawag na world standard versus God's standard. Okay, so kanin God's standard kana mga tao na naa sa Ginoo, dapat ang standard sa Ginoo nga itong sundon, dili ang standard sa kalibutan. Pero sad to say, although ni ada ang uban sa Ginoo, pero ang gisunod gihapon ang standard sa kalibutan. Mao'y kasusubo nga kamatuoran. Though ni ada sa Kingdom of God, pero ang atong maninihukan na pa gihapon sa Kingdom ni Satan. Though we are now in the Kingdom of God na ta, kinanamatan ni Kristo. Pero ang panamit na pagyapon sa world standard, kung unsay usos kalimutan gisunod sa mga tao sa Ginoo, mo nay makasusubo nga tinubalita. Nakuha ba? Ayay naman. Okay. So, unsa may source of filter? Kinahanglan, ang source atong filter is, wenaen, pulong sa Ginoo. Ang atong mind, punon sa pulong sa Ginoo. Kaya, isaon man pagkapuno sa pulong sa Ginoo. Sa unang-una, isaon man ato na, atong basahon ang pulong. Kristo. Wenaen, studying, reading, and studying the Word of God. Kay, nanuman, hindi ka nabutan na mo, kami tag-war. Diba? Kita mo na guwa. Ala! Kung anong pisi, kisay kusgan. Diba? Okay. So, God's Word should be our filter. Muna ito ikuan sa tumay. So, filters that reads more of soul. Ang tanawa na. Kisay mo na ugan na nila. Kisay ng huyang may madala. Kaya, ang atong kalag, kinahanglan yun ni nga ma-prosper na. Nga naman, we're living, niyata na kuyo, yung madanglog na kalibutan nga puno sa mga kahilayan. We are now living, matupang, in a perilous time. Niyata sa, na kuyo ta sa kalibutan sa grabe ang kasalanan. Nakuha ba? I'm sorry. World standard. Nino si Peter, 1 Peter chapter 2. Dear friends, I warn you as a temporary residence and foreigners. Ngano man nga temporary, ngano gitawag mo tag temporary residence and foreigners. Ikan kita na. Because dili ta taga kalibutan, taga langit ta. Gipak ata dili ta sa kalibutan buyo. Pero dili kita taga dili. Tanang mga anak sa Ginoo. Gitawag na siya ang atong kuyanan is langit. Foreigners sa tanin. To keep away from worldly desire. Kasi ko sa butan eh. Magbantay ka sa mga worldly nga mga kahiligon o timuha. Na mauna yung makaangin na naagkaroon tagira sa atong kalag. Nakuha ba? Kaya pang atong kalag, hindi mo prosper. Mauna, kita'y madala sa kalibutan. Kita'y manundog sa kalibutan. Muna, kasagaran mga young people, oh, pag kulang sila o oh, guidance, kulang sila pagbasa, pagtuon sa kulang sa Ginoo. Although, kanalig mo simba, pero kanawa, ay kalunis. Pag Domingo, balaan ang sinutan. Pag Lunes, bilaan. Aray. Hello? Kay kinang mind, wala na filter, wala na puno sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, simba, o ganahan, o di, o di ganahan, di mo simba. Klamo, gadyan ng wapag yun, mo prosper ang iyang kalat. Kala ko nung pag-isip. Nakuha ba? Sumanagin lang yun. Keep away from worldly desires that wage war against your very soul. Nga nung mag-struggle man ang tao. Kay kulang ka sa feeling sa Word of God. Kay kana kay kasagaran na feed sa itong mind. Kung sabay gifeed sa iyong mind, ito,
ML? Hello? So, may gipet, ito ba? Grabe, grabe na karon, no? Ito mong mga pornography na nasa libre na, naasa ka na, nasa na siya sa internet. Way bayan. Bombarded na ta sa tanang mga kahugawan. Kwa ba? O, sa makaroon, illegal na ang LGBT na kasal sa isi ka babae, isi ka lalaki. E kung atong may, wala na ng filter. Kung ang defense mo may, puro kalimutan yun. So, muaka ka sa pagka-Diyos mo? Wala na. Isang nalas ginoo, yawan mong yako. Ngayon, yawan on man ang iyang silutian, yawan on man ang nilukan. Kaya wala na feed sa world ka, kaya ang gifeed, puro mga kalimutan nun. Yawan on. Ang iyang lifestyle is worldly. Kaya bang worldly standard, dili standard sa ginoo. Mga ito na, dili ta manundog, di ba? Dili si Pablo, si Paul, sa Romans nga, do not, di ba, conform to the standard of this world. But be transformed by renewing of your mind. Yes, Pablo, itaw, ayaw po panundog sa usos kalibutan. Kung dili, ipapagpo ang atong una-una sa Ginoo. Ano man na, isugo ta na, hindi ta magpahayuyon o hindi ta mo-uso o hindi ta panundog sa uso sa kalibutan nun. Ganun man, tungkol kayo, usap ay naas kalibutan. Because worldly is, isap ay nag-rule na. Satan. Diba? Isap ay nag-rule sa kalibutan. Worldly. Satanas. Hello, nasabtan ba may suon? Mo na mag-struggle ka nga, no? Ang imong mind, wala na na filter, wala na na puno sa pulong sa Ginoo. Pero suway ra. Sige ka doon, sige basa. Okay, istorya ka sa Ginoo. 5 minutes lang, basta kanunay. Kaysa 2 ka oras, pero kas arap, talag sa rapon, kung mahinom doon. Pero tagnupo, rapon, kanunay naman po. Magtrabaho ka, pero kumain ko sa Ginoo, Lord, hindi ka pagkaroon doon. E nga na, lahira. Mga na, usay na mas travel ka. Ano man, mura ka na, gatag for the ilog. Isay mo na o. Hello? Siyawa ba o ang Ginoo sa mga kinabuhi? Hello? Mga na din na. Nanay, gera. So, hello, filters the which war of soul. Okay, 1 John chapter 2, dear friends, for all that is in the world, meron man yun. Kaya kung saan may nasa kalibutan, kung saan nasa kalibutan, basa, the last of the flesh, kung saan ang last, kaya ilibgon sa ulod. And the last of the eyes, kung saan man eh, kaya ilibgon sa mga mata. Kaya sa hiling, and it's window shopping. Tanan, lami sa mata. Wow, box nima. Wow, nindot ang pantalon. Wow, nindot ang sapatos. Hello? Wow, nindot tanan. Kaya, palitong tanan sa kway kwarta, magutang. Oh, diba? Kaya nga naman, last of the eyes and last of the flesh. Ano pride of life? Garbos kinabuhi. Nga naman, kay dili na iya sa amahan. Kung dili iya na sa kalibutan. Ay, pasura, okay, namin makagintay kung sinutan, pasura. Okay. O, dili, punan nga na. Pero, bisag, pinti na ang pila ng sakoy mo, sinina, want more and more and more, hindi na na ako. Now, that's materialism. Ako, ito, namin lupas, may sinina ba? Ganun-ganun, namin sinina, ay, 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 wala! O, naikwanta din ako, may ibang sinina, namin ako. Hindi na kung may ibong sapatos, nabungkot ko. Hindi na may ibong huwag ka ng bag, nanganibangata ganyan yun. Anang, bakutin mo ka ba? So, anak ako mo pala kung mag-uba na, John? Anang, guba na kita, John?
Mura tanawan mo sa akong ganang para drummer na yun sa kumba, tanawan, nga naman. Pwede naman po kung mga tayo po baon. Kaya nga pakpak na tiyan na inang pagpangatan, no? Kaya ako na katipunong tanawan, ako sa'yo po nilabay. Eh, kuwan ba? Eh, huwag pa madyuin mo ba na pakpak na gamay? Anay po niya ka, no? Anay mo, kaya ka may baka narikisi gamay, no? Kaya ba? Yung mga tayo ko ka na, the best of the life, katsa. Muna nga, patanaw sa bago na gisi naman, kung saan pa po ko mapalit? Ang nga, mabok, magsuot ka, gisi na, Joe, ikaw na, money for again, gisi ba? Adi mo po nagagawa, karang nga tayo minis. Makuntin ka bang sinaangin mo, pero mga gisi na doon po, tulihan ka po po. Patinihin po ka, nga, kita ba yan nag-reflect sa Lord, sa Lord? Kita mo, wow, bigla sa Lord. Tunay mo sininaga ka, gisi-gisi. Wow, money, ang siguro mo. Kaya bitaw bawon masuot ka, mga bawon masuot ang mga pantalong gisi-gisi. Di ba uso na ron? Tuyuan yung gisi ng pantalon kay usos kalibutan. Mali na. Why? Because you are invoking yourself. Ka-invoke ka o poverty. Ka-poblito. Ano nga na po ba? Samtan, uso magpasura, uso magpasura ka ng gisi-gisi. Yabi to si pastura yung nagwami, pantalon maugag ka gisi-gisi. Di ba? Agibat mo. Sulit. Sulit ay pagwalay niya na kay you're cursing yourself. May ka nga kabus ko. Pero gana ba? Nagkita rin na nag-atar o curse up ang kagaling mo. Kakabus ka. Kaya nagugugun presenta kita tanawon. Hello, nakuha ba? So, mana rin na. Kaya nga naman, because kung sabay nas kalibutan, muna, kaulag. No? Mga last of the flesh, sa ugod nun, last of the eyes, sa mga mata, gano'n sa kinabuhi. Dili na iya sa ama. Kung dili, iya na sa kalibutan. And who is the God of this world? Walay lahat, Satan. Satan is the God of this world. Diba? Okay. So, isa pa. We know that the whole world is under the control of the evil one. Ako ba? So, karang nahitabo ka ron sa gera, sa Rusya o sa Ukraine. Trabaho yan po na sa kaaway. Ano man, ipodaw nila ang economy para na makahari si Antichrist. Sila maka-impose sila o one world economy. Ako ba? Muna, nakita na to karon ang dagang sa panahon doon na dito. At wali ni Ana ka sa tribulation. Nasunod. First tribulation. Oh, diba? Ah, pila na gasolina tayo? Pila na pili tayo? Pila na kilo bukas? Mahal tanan. Buwabot pa ito na gatos kapin. Kung di mo na ang gera. And who is behind of this gera? Hello? Karo, nana po daw puloy Omicron sa China. Ilan na po ka insul na gilakdown putin sa Omicron. Pero ato, mag-ampo ka na rin na kasulog Pilipinas. Kaya nga naman, di ba? Mag-face to face na po. Unsa, kuso na mga Omicron. Nakapon. Hello, ano po ha? Nga naman, dinita ka po kumana because it is written in the Bible. May sulat na tanan, makita po. Proverbs 6:16. These six things the Lord hates, doon ay ulog ka mga butang na ni-hate si Lord, o doon ang pwede ka mga karumag-dumal at tubangan sa Ginoo. Saling, abomination, karumag-dumal. Okay, sa tubangan sa Ginoo, una, basa, proud, ulog. Ala, unsa ko nun eh. Kung saan may proud look? Ha? Kung saan ang puno ng proud look? Mga mata kubre? Mga sa manin?
mga tao nga ang kukinanawan, roadblock man. Sa Proverbs, okay, ako nito lang sa Bisaya, chapter 6 na, roadblock, ha, adunay pito kabutan nga, ikasilagan sa Ginoo, kung dili siya makatugot, garbusong kinanawan. No? Garbusong kinanawan, lying tongue, ito si Lord na ng liars. Kasi dahil ka sa Ginoo, bilis sa mga tugot, garbusong kinanawan, baka kong bila. You know, nasa kanang sa kinanak ka sa Revelation of Hell, na part sa hell dito nga na dito na ako dyan ng billboards na tabutan. Welcome! Na dito, isa ka ba sa? Sa second Corinthians book, sa Revelation of Hell. Welcome, liars and sa na dito mga bakakon o mga kasanala dito. Parusa sa mga liars, ang ila dito, naanito sa nakitaan sa mga youth sa Colombian youth. Naanito yung slide, kasi kita buwaan, mata, slide. Kung kita na, nasa plaza, buwan bata na parususan. Muna nakita nila dito. Pero naanito, welcome liars and gossipers. Welcome liars and gossipers. Ang sabi ng gossipers mga marites. Ano yung tato? Welcome marites. Welcome liars and gossipers. Nakita na ito ng slide. Tanang mga liars o gossipers na dito bibutan. Ilang parusa. Ilang punishment sa mga liars and gossipers. Muslide sila ito. O niya, in-slide nila ito, nila mga panit, mamilit sa milit. Dahil itugang nila ito, naayin ako ng lagun. Saan ang lagun? Yan ang mga gabaga na kayo. No? Okay, mga gisulit kawa ito. Inigtugang nila dito, mo ano ang nila, mo taas, unja, mubuto. Tungod sa kainit, mubuto, manggawas ang ulagan kayo. Ulog na buhit. Yung mga tekayo. Na dito, nakita. Ano yung parusa sa mga liars and gossipers? Ako ba? Yung sabi na tuluan na aming Revelation of Hell and Heaven. Wala pa? Uban? Ano ba? Wala pa? Okay. Inay mo na yung leaders siya o tuluan na. Ano man? Para makakita ka kung sa naan ito. Para maka-aware ta. Kaya kung marites ta, ang magpunta dito ka rito. Mga Marites, mga Marisol, doon dyan ito. Buto nila, ayaw mo gawas. At least, kung Marites ka man, na namin, Marites na ito, ay, ano ka rin, yung tapangikuha niya ng pagka-Marites? Wala na. Diba? Once nga, winning task, magpabago sa Ginoon, bago mo magkita. Pero kita-kita rin pagbago sa tungkol ninyo, yung gigan sa pagbago. Mabago ta, pinagay sa tabang sa Ginoon. Lord, tabangin, yung kukuha dyan ng pagka-Marisol, tanggalan siya ng pagka-Marites, Lord, kay hindi ko gusto man itong ipiyan mo. Kaya naman. Ako ba? So, mana dito, mana yung mga parusa. Lying tongue. Hands that shed innocent blood. So, mana eh? Mga mapatay, no? A heart that devises wicked plans. No? Magkikasing-kasing nga, sige, unaw-unaw, dautan. Sige, plano, dautan. Pantay lang ang mga sige kung magkasamukan. Muna-muna na. Pantay mga mga usipin mo. Hello. Feet that are swift in running to evil. So, kayo ba nga di? Disciplinous leader? Ah, dali-dali ay. Buwan ibalik ang sikahan. Buwan ito, gamarisol, gamartis. Ha? Dali mo talikod sa Ginoo. Ano mo doon at mga nga magpapagdong. Bumag slide ko. Pumalik ko kayo si Bahar, sa sektor mo liha. Pas-pas ba? Libid ka pag nauna, hindi nga i-filter
same mind ba? Hindi ka muna sa paan, hindi ka puno. Kaya ba? Una na ako sa... Sabi mo, sabi mo, oh, okay, ay, sa paan siya gusto mo yun, kaya hindi ko mati ko. Bitay. Diba? Kansa pagsimba. Pagsimba ko, ganahan. Hindi, ito. Nakasapan siya gusto mo yun. Kanya no, eh kung di mo pagsimba, ang leader, may makon. Mami yung leader nga na nalagin po sila ka. Kuan yung gaayo. Kaya nga no, ang pinakarason, love mo sa inyong leader. Baba, ang pinakarason na nangalusituhan mo sa mga leaders, because they love you. Hindi sila musugot nga matumong impyan mo. Maupod niya ako nga no, na mapahinom yung job ko, kaya dili ko gusto na mayato mo sa lenaw ng kakalayo. Nakuha ba? Okay, dili kay ingon. Mao jud na sa tunay imitado jud ko ba? Tunong jud na ako ba? Hindi na ingon ana. Kaya sa metang mo sa tao makalimot. Ipahinungdong. O nga naman sa TV, na may kanunay pahinungdong, advertisement. Para asa man na? Ha? Bisa ka niya sa YouTube, na ay advertisement, dahil siya ay utso ka. 18 ka mga advertisement, musod. Kaya nang tawag sa'yo, 4, 5, 1. Even ganyan sa vlog, na ay advertisement, musod. Pangutan na ako sa awang vlog, na niya. Ngano ba na? Para nga, isa ba na? Para nga, nalungyong ka, itay, ninanatag ka na sa'yo mga gamitin mo. Ano sa gamit mo nas TV, ha? Ano ba? Para nga, makalimaw tanga mo na si Jack para sa nasa o magpahinom doon ito. So, mana, din na ayaw mo kalain kung sa isituhon mo sa mga leaders because your leaders love you so na. Kaya sila gusto matuno sa binaw nga kanali. So, i-filter sa kumain na ko na kaya labi ko sa leader, pinangga eh. Hindi kay, o, dyan na lilirap, mor, lalulap, bubalahin mo kay leader. Kaptik kayo ba? Pari ko pasabot, no? Feet that are swift in running to England. Lari ko rumbong. A false witness who speak lies and no one who sows discord among brethren. And one who sows discord. Usa man eh. Ikaw ang nakaangin nga nakaguba kag-relasyon sa mga nagigatay. Tingmo sila hindi paaway. Baba, salamat na lang at wala na yan dito. Salamat na lang na wala na yung Marisol, wala na yung Marites sa GLGH. Wala na yung Judas sa GLGH. Amen. Okay, salamat sa Ginoo. Ang tanan nga di pagdalas Ginoo, puro na masinundon. O buntan, o buutan. Ano ba man ang buutan o buutan? Isao na lang por buutan at katanan, ay hindi ka, una, impiyan mo ang labas. Dahil di sa laman, buta manigbalong dahil manligo sa taglaga, unya, hindi ba buktaan ng asawa, buktaan ng porta, sige, sige, mga ligo na lang buta. Huwag na, ang leader in town, asa ka, si Tanpula na huwag mong simba, tataw ni close na, huwag na. Tawa na pa rin pusa. Tara na rin pusa. Maray, mo sa pa rin pusa ka rin. Gipusa ka rin. Tawa na gali sa infant, huwag na pus-pus na. ATM. Niyami sa dagat karon na kinawinaw. Hindi na pala sa dito. Aray. Hello? Unya, mo prosper ka ha ng atong kalag? Pag-ingon anak ta? Hindi ka dyan. Kung saan na na'y mahita po, na'y mga sakit, puso. Pasadua ko. Kumpan. Nakuha ba? Ang worst pag yun, ang Ginoo may bilong. O yung mga ng Ginoo, ano ba lagi? Do not blame God, blame yourselves. Nakuha ba? Sa pag-prosper sa kalag na panahon sa Domingo, tuos dagat, tagaligo. Kung saan, mapakan kang pating. Mapakan kang sinalaman ng isda na mas daga. Ano yung ha? Ano yung tanke? Ang saan ang jong teka? Lider, ako. Ano ako? Dilipin ako. Bot-bot. Mone ka, mirise. Pero, ipaputa mo kayo mong mirise, no? Ano po yung matunta?
Pero mao lagi na, isaon ka prosper sa atong kalam. Kung dili kita bisa pagsimba sa Domingo, dili mahimo. Nga ba? Paghimo man ang pag-Domingo sa Manlo. Mag-off sa balay? O mag-overtime mo in end? Hello, nakuha ba? Kaya, unsa may i-filter sa mong mind? In end? TikTok? Hello, YouTube? Unsa ba ito dapat? The word of God. No? So, part of God filters ang iyang pulong. So, matayan na ito ni. Be careful of this. Proud look. No? Mapagabubong nga tinanawan, align tongue, ang kamot nga mapatay. The devices wicked plans, ang iyong heart, ganyan plano ng utan. Tee na abtik kahit mo dagan, na to sa yawa, sa evil. No? Ito na, dali mo talikod sa Ginoo. Dali mo nood, ano man ang yun ang masipa? Nanood, ikas ang pag-leader. Ayan, ang 100 words, nibalik sa gigikan. Huwag na galod-luhod na sa ginunggat ko, ginunggagumay. Sa altar na ipungkong ng ilong ko. Amen. Hello, nasabdan pa? So, muna rin na, maunay mga butang ng ikaligot-butan sa Ginoo. A false witness who speaks lies. Ngayon ba na mag-inuhi mo o mga magbutang-butang? Kanya, ang isa po, mo uyin po, basta dili tinuod. Muna, then, makaangin o makaguba sa pananginginaay. Okay. Philippians chapter 4, verse 8. Tata, 15 minutes lang. Philippians 4, verses 2-9. Okay. So, muna din na, no? Okay, basa sa inyong Bible. Aplihin yung 2 Corinthians chapter 10, verse 5. NIV or King James, no? Ikaduhang Korinto. Itong masahod kinu. Ikaduhang Korinto, chapter 10, verse 5. Ipuka na mo ang tanang babag na gigamit sa mga labuhon batok sa kaibalo ng tungod sa Diyos. O gipihag na mo ang tanang muna-muna pasunod ka ng Kristo. Ano? So, kinsa man eh, si Pablo, i-pull down niya ang mga tanang babag sa iyong muna-una. Igamit sa mga pagkartuhon bato sa kaibaro mahitulog sa Diyos. Ano ba ito? Una-una ba na? Ano may mga tao ba isa? Saan ang istuyas mahitulog sa pulong sa Ginoo na ako sila itahan ko na ang sipro. Ikaw ganun. Ikaw yung mga tao ito na galit sa galawan. Asa ba na ang babag? Isipan. Ah, kabigod, magaling ko ninyo, kay ninyo na kong pangurtaan. Una-una nga, babag. Kaya, sino dati sa una, na, sa'yo pa na kami. Ninyo na mga kabigod, kaya po kasi nito. May una-una sa una, may mindset, so wala pa na kami na. Kuha ba? So, may boto na, i-pull down ng nasa'yo isipan. No? Ipuka na mo ang tanang babag. Nagigamit sa mapagalbuhon patok sa kaibalo ay tungkol sa Diyos. O gibihan na mo ang tanang muna-muna o ipasunod ka Kristo. Malagay ka rin sa ating muna-muna. Kaya hindi ka musimba, sa'yo mo naman ang muna-muna. Ako yan. Malagyan ko si Buka ito. Simba. Nasa mind na. O yan, hindi siya lang siyawa. Simba ka ron, ikaw na Buka. Yawa mo na, nasa iyo muna-muna. Kaya sige ba ito, Pablo? Ilangge warfare ang ilang isipan. Kaya naman, si Satanas, huwag na nga. Atong nasa Bible mo nga, they were blinded. Nga nung hindi sila kasabot sa Word of God, sa niyawa ni mo, ikunawa. Kaya they were blinded by the God of this world. Nga nung mga tao, hindi maging kasabot, sa saan mo share sa Word of God, kay kibutaan ang ilang nauna, ang ilang mga mata, sa niyawa. Nagkababag sa ng mind. Hello, nasaktan ba mga itsoon? Kaya, inangla na ito ang pulong sa Ginoo. So the thermometer
and the temperature. So, mami. Isaiah chapter 55 verse 6. Seek the Lord while you can find Him. So, isuon, samtang wala may cut up ni abot. Matod pa, pangitao na to ang Ginoo. Karun. Samtang napatay kinabuhi, isuon, pangitao na to ang Diyos. Hindi kayo nyo na, anak ko mga lagad, pag mamatay na ko. Aanara ko basura, mga lagad, madato na ko. So, magpapadato ni mo, hindi ka mga lagad sa Ginoo. So, hindi na pala, sabot ka, mga lagad ka Ginoo. One click, madato mo, what if kung hindi ka madato? Ayaw, Diyod mo, panangyaw. Maring, sunod na ko maring, simpata. Sabo naging maring, na madato ka. Kung siya kayo madato, bumuto mo ka maring, malagi ko madato maring. Namura. Usata pa si Sol sa Ginoo, daghan pa ta, dapat, no? Daghan pa ta, o dapat sundong na mga balaod sa Diyos. Nakuha ba? Unang-una, kinandan, masinso una ang atong kalag. Usata masinso sa financial o sa mga material. Kaya kung atong kalag, hindi ayos. Una, nadapo ka sa financial, mauna nga sa church, kung sa meta po, pag ako sa kadato na sa church, hindi ayos sa kalag. Hindi na maminaw sa pastor. Siya magbuot. Hindi na magbadlongon masok ko. Yung sa baka magbadlong na ko, dato ko. E mana? Ano? Magbabarang saan? Nang biyawa na. No, na. Muandel na. Manuntrunan ng mga leaders. Pag hindi ayos ang kasing-kasing, hindi ayos ang mga. Dahil itong mga ibang tanggal sa Ginoo, wala na din ni karon. Hindi ayos ang kasing-kasing. Dili ayos ang mga kalag, wa mo prosper mo. Di, prosper sila sa bulsa. Pero sa lang kalag, wala. Kaya, nahimo sila enemy of God. Enemy of the man of God. Meaning, nahimo sila ang pagpusig. Saan ako, hindi na hilo ang mga musig. Ano na bang, nahimo persecutor sa mga leaders. Hello? Nahimo sila mga Marisol o mga Marites. Di man po katlo, may kataan man. Masinso na sa financial. Niya ang kalag, kaya wag ang masinso. So, may mo silang manumag sa mga leaders. At ba? So, may mo nang rebelde sa lagad sa Ginoo. So, mo din na. Mo din ngayon si Isaiah. Pangitaa ang Ginoo samtang makaplagan pa ninyo siya. Tao na siya na samtang doon pa ang Diyos. Mo din let the wicked change their ways. So, ang mga nautan, dapat magbago na sila sa ilang kinabuhi. And banish the very thought of doing wrong. Tanggalon ang tanang buhat o usbon, kumbaga. At unambiyaan ang tanang nautan na itong mga buhat. Ito pa din eh. Let them turn to the Lord that He may have mercy on them. So sa buhaton, tangtango na ng tanang na itong mga lilimais itong kinabuhi. Mudugtot ka sa Ginoo. Mga isuot. Kaya nga itong Diyos, no? Manginuloy ko. Yes, turn to our God, for He will forgive generously. So, grabe ang pagpasayo sa kita sa buwan. Walay limit. Walay limit ang pagpasayo sa kita. Muna nyo din eh, samtang ang Diyos doon pa. Meaning, samtang makaplagan pa nato. Kaya naman, after the cut up, huwag lang kayo mga masangyawan. Sa paman. Hello, nakuha? Isa na itong kapanangyaw. Isa ako ni ito, ano? Isa ako ng masangyaw kung ikaw na pinagkakot up. Isa yung masangyaw sa mga nabilin. Kaya, mga naging mo din yun. While waiting for our return for our Lord Jesus Christ, kaya mag-busy na tayo pananyaw. Huwag kita ka ba umananyaw, muin bright na. Ubat ka marinta, simba ka, kasi maganahan ka. Ano ba? Ngano ba, tamis ang pulong sa ino. Kuha ba? So, madalan ha, nga. Ngayon, mo naging suti ni Isaiah. Dito sa verse 8. My thoughts are nothing like your thoughts. Meaning, ang una-una sa Diyos, lahi sa tunga mo na.
sa amnon sa Ginoo. Ang atong pamaagi, lahi po ng pamaagi sa Dios. Sipwa ba? Nay usahay, nay time usahay na Ginoo sa Lord, everything na paghitabo sa atong ginabuhi. Pero ang linuntangay, ang linugdanan di ay ang kayuhan. Nakuha ba na sometimes nga ilaw sa Lord na dahil mga makitabo sa mga tao. Nga makainunta nga naman, nga naman, nga naman. Pero at the end, may mga na ito, nga mo di ay pamaagi sa Ginoo. Usahay, hindi na kasapot. Nakuha ba? So, nakay pamaagi ang Diyos. Nga naman, because ang way sa Lord is higher than our ways. Ang thought sa Lord is ang atong thought, ubos na nila sa pangunan sa Diyos. No? For just as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Then, diba, nakuha ang mga may suna na. Mara itong plano, pero naagi mo niya sa Lord, gagihatag sa itong mas labaw pa sa itong plano. Na ito ay mag-apply ka, expected na mo dawaton ka, pero wala ka ginawat. Here comes na nanawag nimo na mas nindot pa di ay mo din mo gihatag kay naa pa dahil nindot pa nga gihatag sa Ginoo sa inyo. Kaya dili kita mo blame sa Lord and everything na pangita po sa itong life, there is always a purpose. Naagi na ay purpose. Nakuha ba? Nay time na mawanan kag anak. Makarealize ka, Lord, masayo ami. Mauli ay. Diba? Di ba? Diyan ka nakarealize na nawad anak ang mga kinabuhi. Diyan ka may lundong. Lord, tatlong na rin na mo. Magamit ang Ginoo ang mga pamagi para lang din ang tao. Kaya, we can never blame God. Sa tanang pamitabo sa mulay, we can never blame God. Kaysa na may gamakaya nila, ganun nila, di ba po? Ganun nila, di ba po? Diba? Usay makaimuta na. Pero ang ending di ay nindot. Ama o di ay Lord. Ama o di ay. Diba? So, ayun na naman yung song. Kaya ang una-una sa Ginoo, mas labaw kaysa ako. So verse 10, the rain and snow come down from heavens and stay on the ground to water the earth. They cause the grain to grow, producing seed for the farmer and bread for the hungry. It is the same with my word. I send it out and it always produces fruit. It will accomplish all I want it to, and it will prosper everywhere I send it. Kaya, don't you know that sa imong pag-share-share sa word of God, kung mapalita po na karoon something. Kaya yung problem ko sa una, dagan akong na-share niya sa boy, study. Pero after 10 years pa na amin. Hello, nakuha ba? Nga naman, wala na usik ang pulong sa Ginoo nga ako itusok nila kay karoon na nalagad sila sa Ginoo. Kaya nga ito lang yun ang tanong. Siguro wala ka na karoon, pero someday, ka ng mga tawanan, mga lagad na sa Ginoo. Kaya karoon, naana sila sa Ginoo. Tanang na akong share sa ulo. Mga year 2000, no? 2001, nakuha na sila, nagsangya, pero kaya naman sila na ano. Wala sa siya. Wala ka doon. Ano? Nga naman ang pulong sa Ginoo, no? Ang ganda na, it will accomplish all I want it to, and it will prosper everywhere I send. Sa reality na kasing kat word of God, mamunga na na sa mga. Yung tanaw ni mo, palipay na ka, wow. Although, sa ilang pag-ani ka, hindi na ikaw nakaani. Pero part ka gihapon, na ikaw nagtanong. O naging mo nga, ikaw nagtanong, na ay gaani. Hello? Kuha ba? Okay. You will live in joy and peace. Mapuyo ka, namalpayo nung nasa kalinaw. The mountains and hills will burst into song, and the trees of the field will clap their hands. Where once there were thorns, cypress trees will grow. Where thistles grow, myrtles will sprout up.
These events will bring great honor to the Lord's name. There will be an everlasting sign of His power and love. Muna nga, kung ikaw karoon ay mo sitwasyon, murag nakayong ka, unfair yun. Someday, someday, ano na Ginoo? Kung nag-anay ka karoon, kung nagtanong ka, naisdanan karoon, someday, muanay ka kaharoon. Hello, nasip na ko ha. So, mauna niya mga insoon, nga mahalaga na mugro ka sa atong kalag soul. Ako ba? Once na mugro na itong kalag, hinay-hinay mugro, mag-prosper ang atong pusa, mutubo, equals, sa Maria, mulang mo ka, magamit pag-ibas kini. Ako ba? Hello, nasabtan. Kaya, una yun na ito, yan po ang atong kalag, ng tubo. Mga isoon, para nga, hindi na mawala sa iyo, kung may makapagalanan sa pinag-isoon. Hello, ano po ba, mga isoon? So, akong gideclare nga wala, night on and off. So, manang on and off, it is a sign of wala yun mo, prosper ang kalag. So, para mo grow ka sa itong kalag nun, lilita mo undang of fellowship. Why? Because it's a command. So, isa ko na ito para nga mag-guardia na itong kwan sa itong button, guard your heart. Magamit ang filter. So, itong 9 is the filter sa itong kalag. So, sa may source sa itong filter, walain ang pulong sa itong. Kaya ang atong mind, punone kanunay sa mga Diyos mo o langit nun na mga ulong. Or, ato pag-growan na sa malay, instead na ang atong mabate, mga langit ng awit, ang ipaminaw kay mga worldling na awit, isa o manana, pag-grow sa itong talag. Isa o manana ito pag-filter sa atong, no? Sa so, umalato na itong mind, dapat mapulong din sa pulong sa Diyos. Amen. Okay, so any question regarding sa ating topic for this morning kay alas 11:30. Natan na kuha o kasaktan? Okay, manindog ka tanan. Nangitlo na mo kamahan, salamat po din sa mga tuloy. Hallelujah, mayroon po mga declare Panginoon ng tanong na grow yun, na prosper ang kalag o Diyos. Hallelujah. Para nga, Lord, makasunod po din mo. Para di ni mawala ang pulong, itikin mo lang. Ayong nagkawang, but it will happen next, Panginoon. Hallelujah. And great, great honor to your name, O Lord Jesus. Salamat din mo, O God. Ikaw, kanunay, magawan sa iyong makakalakal, Lord God. Magpuyo ang matatusan sa gugma o sa kalipay o sa kalinaw, o Diyos. O salamat din mo, nga, ang among mind mapunong sa iyong pulong sa mga lanitong mga awit, sa mga lanitong mga pulong, o Diyos. O salamat ang tanan, I declare din mo, mahamtong, mag-grow, mag-tubo, mulambo, din mo, mature sila, sila pagpagalagan. Kaya kami mo, Diyos, aron magamit kino ang nakapusang mga daw kino Diyos. E daghan pang mga kalag na wala pariya sa mga ilan. Salamat po kino ang inyong pulong. Kamantalo nyo ang mga siguhan. Pinaagi sila pagsunod sa mga talaon. Hallelujah, the law of kingdom economy. The tithes and the first fruits, Lord, ang ilang offering. Lord, panalangin sila kino ang katusa kanila. Sumala sila pagsunod kino mo, Diyos. Salamat nga. 100-fold sa literal. Balik sa napagdanan, Ginoo, na Lord, kung in-source, ikat na sa negosyo, Lord, o swaga, ang mga negosyo, Lord, expand, kung tagay sila wisdom, padala silang business para mag-grow. Kung inuman, kung nagtrabaho man sila, Ginoo, salamat, Lord, na ma-promote sila sa mga trabaho, makita sa ilahang mga managers, ang ilahang kabutan, kabuutan, o kanilahang pagkatugihan, o Diyos, sa ilang trabaho. Salamat na ikaw mag-bless sa tanan ng God. Salamat na kiling pinansya, magamit na kong kinigo advance your kingdom. May wala pa katungan, Lord, at mga sumulong na mo ang mga
the GIL, the GS, the Churches Panginoon. Salamat po, Lord, yung tanan. Kapulang higaman, ikaw lamang, salamat, ikaw mga putin. Tanan, inang panunan natin, Panginoon. Protected and covered with the blood of Jesus. And Lord, salamat din po. Aming ibilin kanila, Lord God, sa pagkasimana, aming mong gugma, kalinaw, kalimpay, kuban din po sa mga spirito, mga malagiya kanunay kanila, O Diyos, o mga tudlo pagbugang, magpasabot pagbugang sa mga salamat na mga sila malipayon, malinawan mo na sigur din o. Protected by your blood, in Jesus' name. Salamat po. Pangalan ni Jesus, and everybody say, Amen. Amen.